Nagbabala ang China na maaaring magdulot ang mga bagong EDCA sites ng serious harm sa Pilipinas. Dapat daw itigil na ng Pilipinas ang pagbubukas ng pinto dahil baka makapasok ang mga lobo sa ating bahay. Gaano na ba kaseryoso ang tensyon sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea? Bakit nang hihimasok ang US sa isyong ito? Kalagayan ng Pilipinas sa agawan ng teritoryo kontra China, yan ang ating aalamin. Sa unang video natin tungkol sa isyung West Philippine Sea ay sari-saring komento ang nakuha natin. Yung iba ay gusto na agad ng gera. Yung iba naman ay nagtataka bakit daw ganito ang ating topic. Well, karapatan yung malaman kung ano na ang nangyayari sa ating bansa. Sa pagkabisi natin, wala tayong kamalay-malay na baka nalalapit na tayo sa gera. Sa mga bago pa lang marinig ang isyung ito, taong 2012 pa lang ay nagsimula ng angkinin ng China ang Scarborough Shoal na pagmamayari ng Pilipinas ayon sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang UNCLOS ay kasunduan ng buong mundo patungkol sa hatian ng teritoryo at sa proteksyon sa karagatan ng bawat bansa. Ang kasunduang ito ay may pirma mismo ng China pero binabaliwala niya ang nakasaad dito. Sa madaling sabi, illegal ang pagpapatayo ng China ng mga artipisyal na isla sa ating nasasakupan. Naniniwala pa rin sila na sa kanila ang buong South China Sea na sinasakop hindi lang karagatan ng Pilipinas kung hindi pati na rin ang karating bansa. Nitong nakaraang araw lang ay nagbabala na naman ang China sa Pilipinas na huwag nang ituloy ang karagdagang EDCA sites sa bansa dahil magdudulot lamang ito ng seryosong kapahamakan sa Pilipinas. Minarkahan ito ng China bilang ikalawang babala sa ating presidente na si Bongbong Marcos pero hindi nagpatinag ang pangulo. Sinabi niyang tuloy-tuloy na ang karagdagang apat na EDCA sites sa ating bansa. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang EDCA sites ay mga base militar ng Amerika dito sa Pilipinas sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Layunin itong palakasin ang depensa militar ng Pilipinas kung sakaling may bansang umatake sa atin. May limang EDCA sites na rito sa Pilipinas. Ang mga ito ay nasa Pampanga, Nueva Ecija, Palawan, Cebu at Cagayan de Oro. At ang mga bagong itatayo naman ay sa Cagayan, Isabela, Zambales at Palawan. Sa kabuuan ay magkakaroon tayo ng 9 na EDCA site para mapatibay ang ating depensa pero ayaw na ayaw ito ng China. Sinabi ng Chinese Embassy na magiging magnet daw ito ng gulo. Mas pinapataas daw nito ang tensyon sa rehiyon. Dagdag pa ng China na huwag na sanang idamay ng US ang Pilipinas sa dati ng hindi pagkakasunduan ng dalawang malaking bansa, China versus US. Matagal na silang may hidwaan at tila ba naiipit tayo sa banggaang ito. Paglilinaw naman ng Amerika na hindi gera ang pakay nila, kung hindi kaayusan at karagdagang depensa lang na papabor sa nabubuling bansa. Walang balak umano ang US magsimula ng pag-atake sa kahit na anong paraan. Dagdag ng China na sinisira lang ng US ang kapayapaang matagal ng pinangangalagaan ng rehiyon. Pero alman ng ilan, wala naman talagang kapayapaan. Marami sa mga mangingisda natin ay napaalis sa sarili nilang teritoryo. May mga nanutok ng laser sa ating mga coast guards. At napakaraming mga artipisyal na isla na ang natayo ng mga tsino sa ating nasasakupan. Tanong naman ni Senator Cheese Escudero, hindi ba ang ginagawa ng China ang totoong nakakasira sa kapayapaan ng rehiyon? Gaya raw ng ibang bansa ay may karapatan tayong magsagawa ng foreign policy na sa tingin natin ay makakabuti para sa ating bansa. Hindi rin dapat na tayo ay tinatakot ng ibang bansa kapag may gustong makipagkaibigan sa atin. Iginit naman ni Senator JV Ejercito na wala na raw siyang tiwala sa kapayapaang isinisulong ng China dahil sa sunod-sunod na pangaharas nito sa mga Pinoy sa West Philippine Sea. Tingin naman ni Senator Amy Marcos ay gagamitin lang ng US ang mga EDCA sites na ito para magsindi ng mga missiles, rockets o ng iba pang armas kung sakaling magkaroon ng gera sa Taiwan. Una nang sinabi ng DND o Department of National Defense ng Pilipinas ay hindi gagamitin ang mga EDCA sites sa anumang pag-atake.
ang mga ito ay para lang sa karagdagang depensa ng ating bansa. At siniguro nila na hindi ito magiging magnet ng sagupaan sa teritoryo. Sa halip, makakatulong pa ito sa ekonomiya ng bawat lugar at makakatulong sa pagpapalawak ng kakayahan ng ating mga sundalo. Sa kasalukuyan ay mayroong 3,000 sundalo na ng Pilipinas at ng US ang magkasamang nagsasanay. Pinapataas nila ang kanilang kakayahan ipagtanggol ang ating bansa. Marami ang nagsasabi sa comment section na baka raw matulad tayo sa Ukraine kontra Russia na naiipit sa sagupaan. Ang Russia ay talagang napakalaking bansa na itala ito bilang bansang may pinakamalakas na armas pandigma. Pero bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nila tuluyang nasasakop ang Ukraine? Dahil napakaraming bansa ang tumutulong dito. Ukraine versus Russia, para itong David versus Goliath. Walang pinagkaiba sa Philippines versus China. Gustong-gusto ng Russia ang Ukraine dahil isa ito sa top producer ng agricultural commodities na ine-export pa sa buong mundo. Nais ng Russia na magpasakop muli ang Ukraine sa kanilang pamamahala pero ayaw ito ng Ukraine. Gusto ng Ukraine na manatiling independent na bansa. 2014 nagsimula ang hindi pagkakaintindihan ng dalawang bansa at Pebrero taong 2022 ay nagdesisyon ang Russia na magdeklara ng giyera. Lagpas isang taon na ang nakakalipas pero hindi ito matapos-tapos dahil napakaraming mga bansa ang handang tumulong sa Ukraine gaya ng nasa chart na ito. Nangunguna dyan ang US, European Union, UK, Canada, Poland, France, Netherlands, Norway, Japan, Italy at napakarami pang mga bansa. Nagpapadala ang mga bansang ito ng suporta sa armas, mga gamot at mga pagkain. Ang ibang mga bansa naman ay nagbukas ng kanilang pinto para tanggapin ang mga Ukrainians na nilikas ang kanilang bansa. Ang gerang ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ngayon ng economic crisis. Bukod sa nagkakaroon ng problema sa merkado, ay nagkakaroon din ng problema sa transportasyon ng mga langis sa buong mundo. Hindi rin biro ang nilalaang budget para sa sagupaang ito. Kaya kung wala kang pera ngayon ay isa ito sa dahilan. May mga parte ng Ukraine na nasakop na ng Russia pero ang ilan dito ay agad nilang nabawi. Sa ngayon ay hindi pa nakikita ang dulo ng sagupaan. Hanggat may bala ang magkabilang panig ay tuloy ang laban. Ayon sa mga eksperto ay tila ba nagkaroon ng miscalculation ang bansang Russia dahil inakala nilang saglit lang nila masasakop ang Ukraine. Malaki na rin ang kanilang nasasayang na budget para dito. Pero ang Ukraine ay tila may unlimited supplies dahil sa mga bansang tumutulong dito. Ipanalangin na lang natin na huwag naman sana itong gawin ng China sa Pilipinas dahil siguradong maraming inosente ang madadamay. Nabasa ko sa comment section na maraming atat, ba't ang tagal-tagal naman daw ng gera? Kung gusto nyo ay kayo na ang mauna. Pero kung sakaling matuloy nga ito, ay asahan yung maraming bansa ang handang tumulong sa atin. Pero ngayon ay abang-abang lang tayo ng updates. Salamat at umabot ka sa videong ito. Shoutout kina Nathan at Phoebe Jaisel. Shoutout din kina Daddy Bok at sa anak niya na si Lorraine Alcala. Maraming salamat sa inyo sa panonood sa ating channel. At dahil umabot ka dito sa dulo ng video, ay deserve mong kumita kahit nasa bahay lang. Ito ang Diamond Game. Kapag sinurch nyo ito sa YouTube ay talagang mga kilalang tao ang gumagamit nito gaya nila Tito Vince, Rob Moya, Tony Fowler, Mick Mick at iba pang mga YouTubers. Napakaraming tao na ang kumita sa app na ito dahil talagang napakadali lang manalo. Paano mag-register? I-click lang ang link na nasa description o pinned comment. After ma-download ay i-click lang ang register. Ilagay ang mobile number, password, click send para makareceive ng OTP at ilagay sa box na ito. And last, click confirm. Ganun lang kadali at may account ka na. May daily bonus pa, halimbawa itong lucky code. Join lang sa group para laging updated sa lucky codes at manalo ng free coins. Hindi lang sa paglalaro, pwedeng kumita. Pwede ka ring maging agent dito at kumita ng more than 200,000 pesos. Sa unang cash-in mo pa lang ay may free coins ka na agad na pwede mong palaguin. Subukan nating mag-cash-in ng 200 at maglaro. Konting antay lang at diretso na ito sa wallet natin. Fast forward tayo. Ang 740 ko kanina ay 4,900 plus na. Wow! Congratulations! Ngayon mag-withdraw tayo.
click lang ang icon na ito. Ilagay natin 3,500 at click withdraw. Make sure na tama ang GCash number at click lang ang yes. Ganun lang kadali. Kaya ano pang hinihintay mo? Download na!